kung saan patungo yung story. And one of the biggest theories in the past weeks was Amalia might be the future, or the future Amalia was actually Jacinta. What can you tell your fans about this specific theory? Kasi yun yung isa sa popular na sinusundan nilang teorya. And how do you feel na the fans are very much involved in theorizing about the future storyline? Actually, I really appreciate it na ganito ka-hands-on yung mga fans. As in, nanonood kasi ako sa TFC. Tapos nakita ko yung comments nila na parang ako, oh my God, ang galing ng mga fans na ang dami nilang mga questions, ang dami nilang mga own theory na, okay, galing nila mag-hula. But then, yung isa nga na isang malaking naiwan na question mark sa lahat kung si Jacinta ba ang future Malia kasi parang hindi pa masyado na-close yung plot na yun. And feeling ko, ma-witness nila yun dito sa in the last 2 weeks kung ano yung naging purpose ni Ate Angel sa pagpunta niya dito sa present world nila Malia at Tristan. And yung mga tanong nila, dito po maka-clarify, sana masagot lahat in our last 2 weeks. But yeah, again, I really appreciate it na yung mga fans, especially mga fans po ng Love and Immortal, talagang inaaral nila yung bawat character from the Moon Chasers, kay Prof T, to LLU, ganun sila ka-hands-on. And nagpapasalamat kami na ganun nila tinutukan yung show. Ibig sabihin, na-involve sila dito. Yan. Thank you, Kat. Thank you.